Kahit tag-init, maulan pa rin sa lugar sa Real Quezon kung saan galing ang mga damong ginagawa nilang walis tambo. Di pala biro ang paggawa, pero pinadali ng isang game-changing na regalo mula sa DOST. Tara, subukan natin! Basta tahan ng Pilipino, for sure, may walis tambo yan. Staple, ika nga. Kaya for today's video, dadayo tayo ng Real Quezon to make our very own walis tambo from scratch. Itong walis tambo ay gawa sa damong tinatawag na tiger grass o rasa. At alam nyo ba na inaabot sa 2 araw ang pagpapatuyo nito pag binibilid sa araw? Pero, paano kaya pag umuulan? Kaya naman game changer para sa isang samahan ng mag-uwalis dito sa Barangay Marugondon, Real Quezon. Ang natanggap na dryer mula sa DOST. Mula kasi sa 2 araw na pagbibilad, 6 na oras na lang daw ito gamit ang dryer. Pero bago yan, mag-aani muna tayo. Matarik at maputik ang daanan, pero tuloy pa rin ang kanilang pag-aani. Maulan, basa, yung dadaanan natin. May 10 hektarya po kaming inaani tuwing pong Marso o Abril po. Mag-aani na po tayo! Oh ay! Ah, sige, tara! Tara, gumawa na tayo ng walis tambo. Let's go. Ito po talaga yung pinagkakabuhayan namin. May mga solo parents kami. Meron din po mga porpis benefits. May mga senior citizen. Para hindi masayang ang hirap sa pag-aani, dapat mapatuyo agad ang rasa. Enter ang dryer na ibinigay ng DOST. Ito po ay may apoy na. Para sa oven. Nangingitin po siya pag hindi po namin nabibilad ng tuloy-tuloy. Naging magaan po ang trabaho. Ang tuyo, idadaan ito sa pollen remover. Paghihiwalayin ang mga hibla at pwede nang i-assemble ang walis tambo. Ang problema nila doon sa area ay maulan minsan kasi nasa bundok sila. So yung drying mismo ng walis, yung tiger grass, would need mechanical dryers. Ang tawag ay multi-commodity dryer. Mas dumami yung nadadry nilang walis, mas madami yung mabebenta nila. That's it mga kapuso, magandang nakilala natin yung mga mag-uwalis dito sa Real Quezon at na-experience natin yung mga pinagdadaanan nila mula sa pag-aani hanggang mismo sa paggawa ng mga walis tambo. Kitang-kita natin yung benefit ng mga ganitong klaseng equipment dun sa kanilang hanap buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Hanggang nang sumabak sa Paris Olympics ang dating Philippine fencing team member na si Maxine Esteban, pero hindi na bilang kinatawa ng Pilipinas. Ang kanyang Olympic journey, tinawag niyang heartbreaking and redeeming. Yan ang aking tinutukan. Mahaba at masalimuot ang daan patungong Paris Olympics na tinahak ng fencer na si Maxine Esteban, ang isa sa dating pambato ng Pilipinas sa larangan ng fencing. Nag-qualify kamakailan sa Paris 2024, pero hindi na para sa Pilipinas, kundi para sa bansang Côte d'Ivoire. Matapos niyang lumipat at magpalit ng nationality, halos 1 taon na ang nakakaraan. Believe it or not, the first thing I did was to kneel down and really thank God for answering my prayers. It was such an emotional roller coaster. Everything that happened in the past year, all the scenes just flashed across my mind. Hulyo noong 2022 nang magtamo si Maxine ng ACL injury o pagkapunit ng litid sa tuhod na nagpuwersa sa kanyang tumigil muna sa paglalaro. Ang kanyang injury nagresulta sa kanyang pagkakatanggal sa Philippine National Fencing Team na naging sanhi ng kanyang desisyong magpalit ng nationality. They were really painful and stressful and I really wish it wouldn't happen to any other athlete. The time when they removed me, the scars were both physical and emotional. I just really prayed to God and said, Lord, ikaw na bahala. Like, please fight this fight for me. Pero sa halip daw na malugmok nito, ginamit niya itong hamon para lalo pang paghusayin ang kanyang abilidad. This journey has been both heartbreaking and redeeming. I just really focused on doing well. Ngayong nag-qualify na, alam ni Maxine na mahaba pa ang kanyang tatahaking mga hamon, kaya sub-sub siya ngayon sa pag-iensayo. Pero ang lahat daw ng ito, inaalay niya di lang sa bansang umampon sa kanya, kundi maging sa mga Pilipino. Ever since I started fencing, it was always my goal to go to the Olympics for the Philippines. It was really sad that
I needed to switch countries because it wasn't really part of the plan. I will carry the Filipino heart and pride with me wherever I am. I don't think you can ever wipe that out just because of a federation switch. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Nakatutok, 24 oras. Umakyat na sa pito ang pambato ng Pilipinas na pasok sa 2024 Paris Olympics. Dagdag sa listahan ng 20-year-old weightlifter na si Rossy G. Ramos, napinsan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nakuha ni Ramos ang spot matapos niyang magwagi sa 49-kilogram weightlifting category ng qualification event na 2024 IWF World Cup. Makakasama niyang lalaban para sa bansa ang mga Pinoy athlete na sina EJ Obiela, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ayra Villegas. Pasintabi po mga kapuso, medyo maselang po yung paksa na aming itatampok ngayon. Kaya sana po gabayan ninyo ang mga batang nanonood ngayon dyan. Nitong Pebrero, dumulog sa GMA Kapuso Foundation ang isang lalaki na naimpeksyon sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Alamin kung bakit sa ulat na ito at ang tulong na ginawa ng GMA Kapuso Foundation. Dahil sa kagustuhang madagdagan ang kanyang pagkalalaki, taong 2007, ng lakas loob na nagpaturok ng petroleum jelly sa kanyang ari, ang lalaking ikukubli natin sa pangalang Dante. Naging maayos naman daw ang resulta at nakapaghanap buhay pa siya. Pero noong 2021, naimpeksyon ang kanyang ari. Ma-update saka kumikirot. Ayun na, kaya nagkasugat-sugat pa noon. Kaya't noong Pebrero, lumapit si Dante sa GMA Kapuso Foundation. Agad nating siyang ipinasuri kay Dr. Hector Santos. Sa tulong ng mga doktor sa East Avenue Medical Center, matagumpay na naoperahan si Dante. Ang ginawa natin sa ating pasyente is a excision of granuloma. So, iningatan natin na mapanatili natin yung pinaka skin. Sa ngayon, naka more than 2 weeks na siya, he could actually go back to his light activity. May paalala rin si Doc. Hindi nararapat na iturok ang mga bagay na hindi dapat iturok sa katawan. Petroleum jelly, hindi ho yun talaga itinuturok. At lalo hong maraming kasamaan na mangyayari sa inyong katawan. Ngayon, malaki na ang pagbabago ni Dante. Masigla at maayos ng nakakakilos. Kakikin ako ng maayos, nakakatulog ng maayos. Pasalamat ako sa GMA Kapuso na ako'y natulungan na tanggal ng aking nararamdaman. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Kahit wala pang pagkalat ng pertussis o whooping cough sa mga paaralan, inirekomenda na ng Department of Education ang pag-face mask at social distancing sa mga campus. Paalala naman ng mga eksperto, iwasan muna ang paghalik sa mga bata. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Puspusan ngayon ang bakunahan sa buong bansa lalo kontra pertussis o whooping cough tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinamantala ito ni Rosemary, bitbit ang 4 na buwang gulang na anak sa health center. Baka tamaan po siya na nakakatakot din. Pinapa-check up po, tapos pinapa-inject. Naglibot din ang mga taga Molo District Health Center sa Iloilo para kunin ang vaccination status ng mga nasa 0 to 59 months na bata. Sa Quezon City, nakahanda na ang Kamunig Elementary School sundin ang memorandum ng Department of Education and CR. Pero wala pa namang pertussis sa paaralan. Kabilang sa rekomendasyon, ang pag-face mask ng mga estudyante at personnel, pati social distancing at disinfection. Bakit kaya nakamask ngayon? Prevention lang po sa sakit na pertussis po. Para maiwasan yung sakit. Para rin po sa safety ng bata. If ever man po na makikitaan namin ng symptoms ng pertussis, we will recommend na lang po yung bata to stay at home, pangalagaan ng parents, conduct check-up, hanggang sa gumaling siya.
Ayon sa Department of Health o DOH, wala pang dapat ikabahala sa sitwasyon sa mga paaralan. Wala pa to sa mga paaralan. So kung meron mang pagbabantay ang mga paaralan, ay kung dumadami yung isang hudyat dito, ay maraming umaabsent. O, magtatanong kayo, bakit may nag-aabsent? Depende kung ano yung panuntunan sa paaralan. Ngayon kung marami na yung inuubo, so malamang sa hindi, magsuspecha ka, baka naghahawaan yung mga bata. Ayon sa DOH, ang pertussis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Maaring makaranas ng apnea o pagtigil sa paghinga, hirap sa paghinga, pagsusuka at lagnat. Mula January 1, 568 pertussis cases na ang naitala, 40 dito namatay, karamihan mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan, at dahil sa hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas-baba dibdib, babantayan nila kasi mangingitim yung bibi at baka biglang huminto sa paghinga. Kaya naman hinihikayat ang DOH ang mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak, lalo na yung mga sanggol. Aminado naman ng DOH na limitado ang kanilang bakuna sa ngayon, kaya makatutulong daw ang pagbili ng bakuna ng mga local government units. Paalala ng DOH, mainam kung magmamask ang mga nag-aalaga sa mga sanggol at laging malinis ang kamay. Iwasan ding halikan sa bibig ang mga bata para hindi mahawa ng sakit. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis sa chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. One gorgeous and blooming mama ang Kapuso star na si Yasmin Curdy in her maternity shoot. Ayon kay Yasmin, forever grateful siya sa kanyang little blessing. Naging meaningful naman ang Holy Week ni Sangre Terra Bianca Umali. Binisita niya kasi ang kanyang Lola Vicky na shinare niya sa kanyang Instagram. Love is getting sweeter para sa crash landing on you couple na sina Sun Ye-jin at Yoon Bin as they celebrate their second wedding anniversary. Sa IG, nagbahagi ng pic si Ye-jin mula sa kanilang wedding day. Carrots, handa na ba kayong maki-adunize with 17? This April 29 na kasi ang comeback ng superstar group as announced by Hoshi sa kanilang Seoul concert kagabi. Two comebacks din daw ang asahan ngayong taon. Nakakulong man, hindi nalimitahan ang pagkamalikain ng isang nasa bilibid. Pang next level ang tila arcade games na ginawa niya sa loob. Tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilan level up na bersyon ng table soccer, pati nga basketball. Pero hindi ito sa arcade kundi sa bilibid. At likha ng isang PDL na hindi nagparehas ang imahinasyon. Wala po kasing magawa dito sa kulungan. May ping pong, may table hockey, may soccer. Bakit yung basketball nawawala? So dyan ko itinoon yung 28 years ko na ginawa. Naipatent ko yan noong 2018. At ang dating ideya at disenyo, isang taon namang inassemble sa tulong ng mga kakosa at suporta ni New Bilibid Prison Director Gregorio Katapang. Naglaro kami na to, nagustuhan niya. Ito, tinulungan naman ako ni Director para ayusin ko. Next level ng pangarap niya ang magkaroon ng maliliit na manufacturing shop sa Bilibid para pagkakitaan ng mga malapit ng lumaya. Kasi kung makukulong ako ng 30 years, paglaya ko, wala na akong pagkakitaan. Ang imbensyon, patunay na di pa game over ang buhay ng mga nagsisikap magbago. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Big winner ang De La Salle College of St. Benilde sa NCAA Season 99 Lawn Tennis Tournament. Naku, pumapalakpak si Mike Enriquez. Nakuha ng Benil ng championship sa men's division kung saan naungusan nila ang Mapua University at San Beda University. Champion din sila sa women's division. First runner-up ang University of Perpetual Health System Delta at second runner-up ang San Beda University.
Tinakot din ng Binil ang individual award sa parehong division maliban sa Freshman of the Year ng Women's Division na nakuha ng player ng San Beda University. Magsisimula na sa April 7 ang harapan ng 10 koponan para sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Sa linggo, muling maghaharap-harap sa volleyball court ang matinirik nilang players. Pasukit kaya ng back-to-back champs na Binil Lady Blazers ang three-peat na inaasam? O baka naman ito na ang chance ng makabawi ng Arellano Lady Chiefs? Ang kanilang bakbakan sa court, abangan sa linggo, live sa GTV, alas 12 ng tanghali. Hindi nagpapigil sa Semana Santa ang dalawang lalaking nanloob sa isang coffee shop sa Quezon City. Ang nahulikam na krimen noong Huwebes Santo, tinutukan ni James Agustin. Exclusive! Sa likurang bahagi ng isang cafe sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City, pumasok ang dalawang lalaki. Ang isa kumuha pa ng bakal para maabot ang CCTV camera. Nang hindi magtagumpay, ang kanyang kasamahan ng tumuntong at hinawakan ng CCTV camera para baguhin ang anggulo nito. Dala-dala ang flashlight, pinasok na ng lalaki ang cafe. Dumiretso sa sakaha pero hindi ito mabuksan. Sa puntong yun, binuksan niya ang pintuan sa likuran kung saan dumaan ang kanyang kasamahan. May kinuha silang toolbox na naglalaman ng barena. Binalikan nila ang kaha pero hindi pa rin ito mabuksan. Hinalughog nila ang mga drawer at nang walang makita, tinangay nila ang isang speaker na nasa counter. May dalawang helmet pa silang nakuha. Kwento ng manager ng cafe, nangyari ang pagnanakaw madaling araw nitong Huwebes Santo. Panahon na sarado ang establishmento. Kakaalis lang daw nila noon ng mga staff patungong outing sa Zambales. Tinawagan lang daw siya ng may-ari kaya nila nadiskubre ang pagnanakaw. Po na sensor po nung CCTV na meron pa pong tao sa loob. So madilim na po kasi yon kaya po na si sensor nila kung may ibang tao po nakakapasok. Then po dito po sila pumasok, dito sa side na to. Binaklas po nila yung nakapako po dito na plywood. May mga nakapansin daw sa dalawang salarin kaya agad silang tumakas. Naiwan nila ang mga ninakaw na mga helmet at speaker, maging ang sombrero na suot ng isang salarin. Nakita po nung nasa tapat na caretaker po, then po yung gwardiya po sa katabing establishment po namin, nailawan po sila. Kaya po nung nasitsitan po, nagsitakbuhan po sila. Tumalon po sila dun po sa pader. Ang tanging natangay ng mga salarin ay ang barena na laman ng toolbox. Buti na lang daw hindi nabuksan ang kaha na naglalaman na mahigit 2,000 pisong kita ng kafe. Nai-report na ang krimen sa barangay at pulisya na nagsasagawa ng follow-up operation para matukoy at madakip ang mga salari. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatuto, 24 Horas. Sinangayunan ng dalawang dating hukom ng Korte Suprema ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ituloy ang gentleman's agreement sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kagnay pa rin niya ng issue sa West Philippine Sea. Nakatutok sina Chino Gaston at Ivan Mayorina. Sa sunod-sunod na agresibo, illegal at delikado aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag noong Huwebes Santo, may mga ipatutupad na countermeasure ang Pilipinas. Tulad ng Executive Order No. 57. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Ayon sa tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya, kasama sa countermeasure mga gagawing aksyon sa West Philippine Sea, ang pagpapatibay ng military defense capabilities. Kasama rin daw dito ang maritime domain awareness at pagpapalakas ng National Maritime Council at paghahanap ng solusyon sa pamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap. Sa EO 57 ng National Maritime Council, kapalit ang dating National Coast Watch Council, nabubuo ng mga polisiya, mangunguna sa koordinasyon, at magre-rekomenda sa Pangulo kaugnay ng maritime domain awareness at security. Saklaw rin ito ang lahat ng maritime territory ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang China nanindigan na kahit ano pang polisiya o kautusan ang ilabas ng Pilipinas, wala anila itong magiging epekto sa kanilang sovereignty at maritime rights.
Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung gusto raw ng Pilipinas na matigil na ang panggigipit na China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabalakas ng kakayahang militar ng bansa. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The nine dash line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Sabi ni Carpio, dehado ang Pilipinas sa gentleman's agreement raw sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nauna nang sinabi ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkasundo ang dalawang leader pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 na wala dapat gagawin ng Pilipinas sa pag-aayos sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Inchol. Sabi rin ng NSC, kung meron man daw talagang kasunduan, binabawi na ito ng Pangulo. Sangayon sina Carpio at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardilesa na tamang hindi ituloy ni Marcos ang agreement na ito. We fell into the trap of China. I don't think that he was even misled because it's very clear. If you don't repair it, lulubog yun. We will not have any presence anymore. Ang presidente, ang tinatawag na chief architect of foreign policy, maaari niyang sabihin yun. Another president can have another view. Pero sa tingin daw ni Roque, mas delikado kung di itutuloy ang gentleman's agreement. Ang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang ayungin. Gaya ng Scarborough. Pag ituloy natin yan, talagang lulubog yung BRP Sierra Madre. Saan tayo ngayon pupulutin? Wala na tayong outpost doon. That's why we should repair and we have the right to repair kasi we are the coastal state and that is the EEZ of the Philippines. Sabi ni Ardilesa, environmental degradation ang dapat ireklamo laban sa China. Ang arbitral ruling daw mismo ang ebidensya natin dito. Pati ang ginawa ng China sa Mischief Reef na nasa loob din ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang danyos, walang damages. Yun ay dapat ay may follow up natin. We have to file a new case. Kasi we have to, ang sabi nga, i-quantify natin kung magkano ang danyos. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Apat ang sugatan sa salpukan ng isang e-bike at isang e-trike sa Imus, Cavite. Kita sa kuha ng CCTV na nagpang-abot ng dalawa sa intersection. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng e-bike. Tumagalid naman ang e-trike. Walang nasawi sa aksidente pero nagtamo ng minor injuries ang apat na sangkot. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagkasundo rin ang dalawang panig kalaunan. The Kapuso Primetime Queen is officially back on Primetime mamaya. Konting hintay na lang at mapapanood na si Marian Rivera sa world premiere ng GMA Prime series na My Guardian Alien. Ang mga dapat ninyong abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Tao dyan? Oo! Simula ngayong gabi. Hindi ako ang mami mo. Kakatok na sa ating mga puso. Ako si 11-128-522-925. Ang pinakamagandang alien. Yan ang My Guardian Alien na extraordinary comeback project ni Box Office at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ganun din naman ako. Si Yan gaganap bilang si Catherine. Isang children's book author at mapagmahal na ina at asawa. Makakatambal niya finally si Gabby Concepcion na gaganap bilang mister niyang si Carlos. At si Rafael Landicho, ang anak niyang si Doy. Sabi ko nga eh, parang worth it lahat ang paghihintay ng 5 taon para gawin ko to. Sobrang light, kwentang pangbata talaga na may matututunan sila na kung paano mo itatrato yung kapwa mo kahit na mayroong kakaiba para sa kanila. Sobrang komportable ko po talaga ako kapag ka-work ko sila. Kapag off-cam nga po, pupunta ko kay ate yan. Mas kasama ko si Ate Kiray, backup ko sila. Kukulitin namin si ate yan, magkukintuan po kami dun hanggang actors in. Sa pilot episode, matutunghayan kung paanong ang masayang pamilya ni Catherine mababago dahil sa isang trahedya. Pero si Catherine, magbabalik bilang alien? Kailangan kong hanapin ang nasira kong spaceship. Maari mo ba akong tulungan para magawa ang part ko?
pang fireworks. Gaganap naman si Gabby Eigenmanasef, kaibigan ni Catherine na may dark perspective sa mga alien. At dahil gaganap din bilang isang alien si Marian, kikilitiin din daw nito ang ating imahinasyon at paniniwala sa mga extraterrestrial. Pwede kang maniwala, pwede kang hindi. Pero ang pinaka-question dun is what makes a human human? Kasi sometimes aliens, they become more human than human eh. Kontrabida for the first time naman si Max Collins as Venus, na sure daw na kaiinisan pero kagigiliwan din. I kind of tried to give a new flavor to her where she's more interesting, kumbaga. Like she's fashionable, maarte, but like funny also. Kasama rin sa cast sina Marisa Delgado, Arnold Reyes, Tanya Gomez, Sparkle Stars Kirai Celis, Sean Lucas, Josh Ford, Caitlin Stave at marami pang iba sa direksyon ni award-winning director Zig Dulay. Siyempre, excited na rin ang mister niya na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, pati na raw ang kanilang mga anak na si Nazia at Sixto. Pati mga kids, kasi alam niyo, pambata talaga yun, pambumpamilya yung kwento niya. So, kakaiba para sa kanya dahil ngayon lang siyang gumanap ng ganon. Lalanding na mamaya ang My Guardian Alien sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Parang sarap maging alien kung ganyan kaganda. At yun ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.